What's up, guys? So for today's video, ay gusto ko kayong ma-aware, gusto kong i-share yung experience ko about dun sa scam, no? Sa scam na nangyari sa akin. And actually, this is not my first time, pero gusto kong kayong ma-aware, gusto kong ma-share sa inyo para hindi na rin mangyari sa inyo to. So, eto na. To start though, subscribe lang muna kayo dyan para ma-update ko kayo sa iba pang mga kaganapan about sa mga ganitong klase ng mga videos and also mga houses. So, ayun na nga, kanina ay nag-sign up ako sa isang nag-offer ng online job. So, nakita ko lang siya sa story ko. So, di ba may mga ads naman na lumalabas during kapag nag-view ka ng mga My Day. So, yun, tiningnan ko yun. Then, human resource yung page niya. So, tiningnan ko rin yung page niya. So, nasa 40,000 yung mga naka-like doon. Then, medyo suspicious kasi 2 lang yung post na available nila doon sa page. Pero ang kanilang mga likes doon at followers ay nasa 40,000. So, medyo suspicious yun kasi dapat marami silang postings, diba? About jobs. Pero, link pa ng other website yung nakita ko doon sa kanilang page. So, yun. Tiningnan ko, trinay ko lang. So, during doon sa pagtingin ko doon sa online job na in-offer nila, meron nakalagay na work from home, meron nakalagay remote, something ganyan. Basta sa US daw, yung kanilang base. Pero, nung trinay ko na, nung clinic ko na yun, lumabas yung website na nakalagay na, yun nga, for online ganyan, pinapaluanag nila. Pero, yung may number ng WhatsApp doon. So, trinay kong i-contact yung number na yun. Then, yan yung number na yun. At tiningnan ko rin, chinat ko na siya agad kung anong gagawin ko, anong klase ng job yun. So, ang pangalan niya ay Feli, basta ganyan, yan. Pero, hindi yun yung totoong pangalan niya at hindi ko rin siya makita sa Facebook or anything na platform, sa Google or what. So, meron silang tutor, ganyan. Tutor ang tawag nila. So, yun daw, pinasa niya ako dun after niyan, ng conversation namin na yan. So, in-instruct niya muna ako na gumawa ng account. So, may referral yun, invite friend siguro, ganyan, 50 pesos. So, after 50 pesos, ay pinag-login niya ako doon sa website na yun. So, yung mga nakalagay na VIP 0, VIP 1, VIP 2, pataas, ganyan. So, habang tumataas yung VIP number na yun, pataas din ang pataas yung money na need mong ilagay doon sa account mo para makapag-grab order ka. So, ganun yung sistema niya. Then, through Gcash lang, ganyan. So, noon, pagtingin ko, medyo suspicious nga kasi doon pa lang sa website, ang kamalian ko talaga ay hindi ko na-research agad bago ko puntahan yung website na yon. So, nakalink na yung account ko doon, yung Gcash account ko. And take note, kanina, nung chinek ko yung Gcash ko, nasa 2K plus pa yun. Then, kanina, nabawasan siya ng at least parang 300 plus na peso doon sa aking account. So, directly na access nila yung Gcash ko, ganun. So, kasi nung time na yon, pinag-cash in niya ako ng 100 peso para doon sa VIP 1. So, sa VIP 1, mag-grab order ka lang, upgrade mo lang siya into VIP 1. Then, yung recharge, yan, yung recharge na yan, dyan mag-account o mag-a-add ka na ng money, either 100 peso for VIP 1. So, 100 peso lang naman. So, sabi ko, itry ko din yun, 100 peso. Then, meron dyan mga payment channels na nakalagay. Kasi yung payment channel na yan na nilagay nila, dyan ka mag-send ng cash mo. Tapos, nung tinignan ko yan, yung tatlo na yan, pareho sila directed sa Gcash. So, nung time na yun, sabi ko, bakit puro ganun? Wala man lang bank account, ganyan. Pero yun nga, or either PayPal man lang. So, nung tinignan ko, yung tatlo na yun, Gcash, at iba-ibang tao siya. Iba-iba rin yung pangalan, iba-iba yung numbers. So, yun, niregister ko na yung ko. So, may OTP naman sa Gcash, no? Pero may times na, nung nag-cash in ako ng Gcash doon, may time na hindi ko na nilalagay yung aking password kasi nadedirect na siya agad doon sa send money tapos ika-copy-paste automatic nakaka-copy na agad yung number nung merchant daw na sinasabi nila na pagsisendan mo nung Gcash. So, yung number niya naka-paste na agad o nakaka-copy na agad yung ipipaste mo na lang doon sa Gcash account na yon. Then yun, send ka na ng 100 peso. So yun, automatic papasok sa account nila. Then pupunta dun sa website na nag-cash in ka ng 100 peso. So doon, mag-grab order ka ulit. 10 orders siguro yun. So noon time na yun, nung ginawa ko yun, naka-earn ako ng nasa 170 plus na pera doon sa account ko. So in-instruct niya ako na i-withdraw ko daw yun, yung lahat ng nandun sa account ko. So nasa 170 siya, win-withdraw ko yun. So nakabalik sa akin yung 100 peso ko. Meron ako na kung 70 pesos. Pero, yun nga, in-instruct niya ako ulit na
go mag-upgrade into VIP 2. So sa VIP 2, 500 pesos na yung hinihingi doon. So after noon, inan ako na, trinay ko ulit. Sabi ko, sige, 500 naman, bumalik naman yung 100 ko, ganyan. So, nung time na yun, ang laki na, no? Nung na-earn ko, nasa 250 pesos, wala kang ginagawa kundi mag-grab order lang, ganyan, paulit-ulit. Grab order, then mag-recharge ka, upgrade mo lang into VIP, ganyan. Pero nung mga dulo-dulo na, medyo nagkaroon ng error yung kanilang pay, yung website. Kasi parang may hinihingi sila na dapat magdagdag ng amount. Halimbawa, kung 500, gusto nila magdagdag ng 1,250, mga ganon. Kasi yung item na grinab mo ay parang need mo mag-add talaga ng pera para makomplete yung task, ganyan. Basta medyo mahirap intindihin yung ganyan yung chat niya. Na ganyan nga daw, kailangan mag-add kasi insufficient yung balance ko, ganyan, para makompleto yung task ko at ma-withdraw ko yung pera. Pero hindi, no? Hanggang sa patagal ng patagal, nag-error na siya, nag-loading ng loading, ganyan, at error talaga yung lumalabas. Hanggang sa sabi niya, inaayos lang yung system, upgrading, mga ganyan, pero hindi pala ganon, no? Scammer talaga. Dahil habang tumatagal, gusto lang nilang magdagdag ka ng magdagdag ng pera, pero walang online job doon. Sabi ko nga, talaga bang online job ba talaga to? Kasi wala akong no? Kaya nga ako nag-apply para magkapera kasi kinukuha na nila ako ng pera, instruct nila ako na maglagay ng pera. So, yun. Yun yung story, no? Kaya po, dun sa lahat ng makaka-encounter nito, makakakita niyang human resource na yan, ng page na yan, at saka niyang, yan. Wag na po kayong mag-inquire, wag na po kayong mag-chat, or wag nyo i-coconnect yung Gcash account nyo, yung number nyo, kasi ano nila yan, na a-access nila yan. Kagaya nga nung nangyari sa akin, no, nabawasan. So, alam ko yung nasa 2K plus pa yun, pero nung nakita ko 100, nasa nabawasan siya talaga ng hundreds, no. So, yan, be aware, at kung kayo ay naghahanap ng mga online job, be careful na legit ba talaga. Kahit itong Shopee CC na to, meron ako nakita sa YouTube na nag-review nito, maganda daw, ganyan-ganyan. Pero may mga nabasa ako sa comments na scam yan, dapat 350K yung balance mo para ipasok mong pera para ma-withdraw mo lahat. So, may mga ganun na nakalagay dun sa comments na hindi na rin nila nabawi yung pera na nilagay nila. Kasi nga, ang gusto ng merchant, ang gusto nila ay maglagay ka ng maglagay ng pera para makompleto mo yung task na yun o yung VIP 3 na yan para ma-withdraw mo yun. So, mga nasa 4K plus daw yung makukuha mo pag natapos mo yung task. Pero, napakadaming pera naman ang hinihingi nilang kapalit, no? So, bago mo makompleto yung task, bale, mag-a-add ka na mag-a-add ng pera dun sa website na yun or sa account nila. Then, yun nga, ni-research ko rin siya sa Google, ganyan, kung yung, verify ko rin yung kanilang URL, yung kanilang website, and suspicious at puro warnings yung nakita ko at mga complaints, ayan. Sobrang dami nilang complaints. Talagang, sa susunod po, no, pag maghahanap po kayo ng mga online jobs, ay make sure na kayo po ay mag-check ng mga websites nila and yung kanilang mismong profile. Kasi yung nakita ko, ayan, yung profile niya hindi totoo at yung pangalan niya na binigay, sinerch ko yan sa lahat ng social media accounts, walang lumalabas. Yan. Tatlo sila actually. Yung una, trinay ko lang i-chat ulit para ako kung iba-iba nga ba silang tao. So, maybe ang conclusion ko dyan ay even yung mga merchants na naka-connect dun sa payment channel nila is kasabwat din nila. No, kasabwat din nila. And trinay kong i-call at ayaw nilang sumagot. No? So, ayaw nila. May pinakita siyang parang certificate, ganyan-ganyan, from the government daw, na sila ay legit, ganyan. Pero I think that wasn't, no? It wasn't true, at hindi talaga totoo. No? Kung totoo man yan, mauubos muna yung pera mo bago makabalik, no? At saka kung online job, ang sinabi kasi nila is online job, no? Pero nangyari, scam. Scam yung napala. No? Kaya nga naghahanap ng trabaho para magkapera, pero ang ginagawa nila ay nangunguha sila ng pera, no? Nangisigam sila ng mga tao. So, be careful po sa lahat ng mga naghahanap ng job online. Napakahirap po makahanap niyang ng mga legit, no? So, ako kasi, gusto ko kasi maging virtual assistant. So, nag-inquire din ako, nagtitake ako ng mga trainings ngayon. Hindi ko pa lang siya natatapos. Pero, sa susunod siguro, I will share it to you guys para rin aware kayo. So, yun. Kaya rin ako na-involve sa mga online jobs na ganyan, mga So, gusto ko lang na i-share para maging aware kayo, para hindi rin maulit sa inyo, hindi kayo mabiktima, kahit na 500 pesos lang may 500 pesos lang yan, or 100 pesos, ganyan. At saka, tinatanong ko sila kung anong address ng kanilang office, kasi daw nasa Philippines sila. So, ang binigay niyang address is yung address ni Shopee sa Taguig City.
no, sa Taguig, yung building nila. So, I don't think so na totoo yun. Baka ginagamit niya lang na si Shopee, ganyan. Kasi, super, ano, suspicious ng kanilang mga activities and yung website mismo. Kaya, guys, be careful sa lahat ng ating mga kiniklik, even yung mga links na yan. Siguro kung meron man akong i-recommend na affiliate marketing or mga online websites na pwede nyo pagkakitain is siguro yung Involve Asia, no? Yung mga affiliate marketing, alam nila yan. Kasi gumagamit sila niyan. Bali, balang ginagawa lang nila is nagpo-promote sila ng mga product from Shopee, ganyan. So, natry ko naman na siya and legit naman. No, legit naman. So, kailangan mo lang maging masipag sa pagpo-post, sa paghanap or pag, ano, magagamit ka rin kasi ng Facebook ads dyan eh, para mas marami kang makuha na clients at doon sila sa link mo mag-add to cart or mag-place ng order. So, yan. May mga legit naman na mga online jobs, kaya lang, we should be careful kung alin nga ba yung mga legit at hindi legit, mga scammers, ganyan. So, yan, marami pong nauusong ganyan, kaya po, be careful at mag-ingat po tayo. Ay, ako, pinasakit talaga ng ulo ko. Pinasakit yung ulo ko talaga na itong human resource na to, no? So, yan, yung una ko kasing, ano, yung unang chinat ko, I don't know kung ano totoong pangalan niya, kaya nagduda na ako yung pangalawa, yung tutor na sinabi niya, ang pangalan niya is Michelle. No, basta mahaba, ayan. So, that's not true. Parang napaka-suspicious pangalan pa lang. At search ko siya sa Google, wala siyang account. Wala siyang pangalan na lumalabas or profile na lumalabas. Kasi, di ba kung online marketing or mga ganyan platform, importante yung profile mo eh. So, lalabas ka siguro kahit sa IG man lang, sa Facebook man lang, no? So, para ma-check ka kung legit ka ba talaga. So, anyway, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo kasi ayokong maulit yun sa inyo at be careful talaga, be careful always. And everything that you click and everything that you see na parang legit sa online, sa Facebook, even mga nag-YouTube. Ako nag-YouTube din ako, no? Pero this is based on my true experience at ayoko po kayong magaya sa akin. Yes. So, yan. Sa mga susunod kong video, share ko yung mga, ano ko, mga last or experience ko rin sa mga scammers. Last year, marami eh. Pero yun nga, as of now, yun muna. For online job hunting na yan, yan. Punta tayo sa mga legit na page, no? Makakapagbigay sa atin ng mga certifications and also their profiles, no? At wag, most of the time, yung mga directly Gcash agad, ma-withdraw mo agad, within a minute, ganyan. Wala kang ginagawa, wala kang trabaho, ganyan. Ay, nako. Lahat po yun ay scam, no? Makakakuha ka ng pera nung walang pinaghihirapan. Ay, wala pong ganyan. So, guys, be careful, be careful, be careful. So, that's it for today's video. Again, be careful at sana ay maging aware tayong lahat. At kung ikaw ay may mga kaibigan na ganito na naghahanap sa online, mga jobs, you can share it to them para maging aware din sila about this scammers na to sa human resource na yan. So, ayun lang guys. See you again on our next videos para tayo ay updated at aware tayo sa mga ganitong klase ng it's big no-no talaga. Again, thank you so much and God bless!